Hello guys, good morning and welcome back no agi sa ating channel G5 TV no. Warning po sa lahat ng mga solid supporters no. Solid supporters ng Kalingap team. And Kuya Bal Santos Matubang sa good morning po sa ating lahat ngayon guys. Ngayon guys, nandito ako ngayon sa Qatar no. Break time po ngayon. Nasa trabaho pa ako guys. Naisip ko lang guys na gumawa din ng kunti lang no reaction video guys para dito sa bagong issue na naman nitong tungkol kay Kuya Bal no at saka kay Attorney Bigote. At ito yun guys yung mga short clips no na nakuha ko guys no at kayo na guys bahala yung humusga o kung ano yun ang kung sino yung tama at kung sino yung ang mali guys no dahil ako hindi naman ako abogado. Pero may napansin lang ako dito guys kay attorney guys na parang dinadaon niya guys yung pagtulong ni Kuya Bal Santos Matubag no na hindi niya ano hindi siya masaya guys no pagtulong ni Kuya parang inaal kontra niya guys. At ito yung mga clip niya guys at panoorin din natin guys no. Ang dami na akong nagre-request dito kay Bal Santos Matubang. Ano, siya po ay may 857k subscribers. At yun nga, no? Tignan natin kung ano yung content o klase ng content na ginagawa niya. At nanood ako ng mga ibang live stream niya. Parang gumagawa yata siya ng army niya kung saan lahat sila gagawa ng gantong klaseng content. Ang problema ko lang mga kabatas natin kung ganyang kadami no ang magiging kunwari lahat na lang ng vlogger magiging charity vlogger na katulad ng sinasabi niya baka maubusan tayo ng pulubi at mag-agawan na lang sila. Naalala niyo yung nangyari kay Abu G no, pinag-aagawan siya ng maraming vloggers, mga charity vloggers di ano. Oh, yun guys narinig niyo na no? No narinig niyo na yun kung ano yung sinasabi ni Attorney Bigote dito guys no. Yung sabi niya na baka daw maubusan tayo ng mga pulubi no. Baka yung dahil sa sinasabi ni Kuya Bal na charity no, mag-charity vlogger no, di ba? Natatakot siya guys no. O anong yung napasok ko lang sa isip ko guys, o napansin ko lang guys. Bakit siya takot? Hindi ba siya dapat masaya no? Na balang araw yung mga katulad natin mga small YouTuber makatulong din katulad ni Kuya Bal no na tumulong sa mga mahirap no. Bakit ganun yung isip nasa isip ni Attorney Bigote na para sa akin guys parang tama yung sinasabi ni Kuya Bal doon sa ano so sa mga ano ba yan yung sinasabi ni Kuya Bal na apat na klaseng vlogger. Baka alam, parang nakasama siya doon guys no sa sinasabi ni Kuya Bal na tanga-tangahang vlogger na gusto lang magpapansin. Yun lang guys ang napaisip ko din at napansin ko din sa attorney na to guys no. Baka yun lang ang ginagawa niya kaya nagagawa siya ng reaction video na to guys no para sigurong ma-promote yung channel niya o dumami yung views niya. Ha? Di ba guys? Tama ba ako guys no? Parang yun lang guys, yun lang ang napasok sa isip ko dahil hindi naman din ako attorney. At dito lang din guys no. Yung sinasabi niya na yung tinatawag niya poverty porn daw, yung ginagawa ni Kuya Bal no. Attorney, ako saludo pa rin ako sa iyo attorney dahil nasa batas ka eh. Alam naman natin na yung batas yung sinusunod mo eh. Pero siguro attorney magkaiba kayo ng landas ni Kuya Bal eh. Si Kuya Bal nasa anong tawag na yun, no? Parang humanitarian yung ginagawa niya na video, no? Tumutulong siya sa mga mahihirap, no? Ikaw, attorney, iba sa iyo, eh. Nasa batas ka, eh. Iba yung, ano, ina, iba yung tina, ano, ano, tinatawag mo? Hinatak niyo na daanan, no? Pero, kung may mali man sa nagawa si Kuya Bal, huwag mo namang iganon ibas, no? Na ganon siya na parang hindi tao yung sinasabi mo. Yung napansin ko lang sinasabi mo na hindi makatao yung ginagawa ni Kuya Bal. Bakit nasabi mo yun na hindi makatao? Tapos na may ano ba sinasabi mo pa doon na hindi ganun dapat ang pagtulong no. Kung tumulong ka, dapat hindi mo ibibidyo. Kaya nga ginagawa ni Kuya Bal no, ang video dahil vlogger siya.
Dapat ba? Di ba? Vlogger siya. Ginagawa niya yung sa pamamagitan ng pag-vlog niya, yung mga pagtulong niya, gina-vlog niya yung isang tao, isang mahihirap na tao. Dahil may mga sponsor, no? Para makita sa mga karamihan, no? Sa buong mundo, no? Makita nila kung gaano kahirap yung tao na yan. Si Kuya Bal, ginagawa lang isang instrumento, no? Instrumento para sa pagtulong sa mga kapwa nating mahirap. Huwag ka naman ganun, attorney. Sana naman maisip mo din yan, no? Ang pagtulong ni Kuya Bal hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kapwa nating mga mahihirap. Di ba, guys? No? At ito, no, yung parang napaka-condescending. Ano ba Tagalog nun? Nakakababa, no, ng pagkatao yung ginagawa niyang delivery dito. Kasi nga, no, alam naman na yung tao na ayaw niya na kinukuhanan siya. Ayaw niya na nandiyan siya. Pinipilit niya. Para may content. Di ba? Para may content. Hindi nga siya pinapansin, eh. Di ba? Hindi siya pinapansin. Pero itong taong ito, syempre, kahit inis na siya, hindi niya na nga tinatanggap, pinipilit pa rin sa kanya. Bakit ganon? Diba? Bakit ganon? Hindi naman fair yon sa kahit sino, diba? Ayun, guys, ano? Nakakababa daw ng pagkatao, no? Yung ginawa ni Kuya Bal, no? At pinilit pa daw ni Kuya Bal, no? Na yung tungkol kay Bina, no? Para daw makagawa ng content. Ang pagkaintindi ko lang dito, guys, no? Ginagawa lang ni Kuya Bal ang mga bagay na to, guys, no, na ganun binibigyan niya ng Jollibee para makuha ni Kuya Bal yung atensyon ni Bina at makausap ng maayos, guys, no, at makausap ng maayos, parang mabigyan siya ng tamang pagtulong, di ba? Yun lang ang pagkaintindi ko, guys, dito, guys, at iyon ang ginagawang issue ni Attorney Bigote ngayon, guys, no, na yung ginagawa daw ni Kuya Bal, naka ano, natawa po yan, na nakapababa, no, ng pagkatao daw, no? At hindi daw ano tinatawag niya, hindi daw makatao yung ginagawa ni Kuya Bal. Huwag naman ganun, na turni, no. Huwag naman ganun. Si Kuya Bal tumutulong lang siya. Gumagawa lang siya ng paraan, no, para makausap, no. Makausap ang makausap yung tao, no, kung ano yung ang gusto niya, kung ano yung ang dapat na maitulong ni Kuya Bal sa kanila, no? Ha? Grabe ka. Huwag naman ganun, attorney. Saludo pa rin ako sa iyo, attorney, dahil nasa batas ka, eh. Itong mga tao, ipipilit mo at magkakaroon ng pag-iisip yung mga nanonood sa'yo na, wow, tulong siya ng tulong. Wow, ang bait-bait niya. Pero pag titignan nyo dito, wala naman ang tulong na naibigay. Yung Jollibee nga. Wow! Walang tulong daw na ibigay si Kuya Bal. Huwag naman ganun, attorney, no? Bago mo bitawan yung salitang walang tulong na naibigay. Sana naman, attorney, no? Bago ka gumawa ng ganitong reaction video, no? Bago ka bumitaw ng walang tulong na nagawa si Kuya Bal. Sana naman napanood mo yung buong kwento, no? O buong content ni Kuya Bal, no? Simula, no? Nagsimula siya mag-vlog, no? Sana naman panoorin mo lahat ng mga content niya para masabi mo kung may naitulong ba si Kuya Bal o wala. Di ba? Parang fair naman, attorney. Huwag ka naman bumitaw ng salita na walang naitulong. Ha? Walang naitulong. May naitulong, may malaking naitulong si Kuya Bal. Sa totoo lang, may malaking siyang naitulong sa ating mga kapwa mahirap. Selfish daw ako. Selfish ako dahil tinulungan ko yung sarili ko, dahil inangat ko yung sarili ko sa kahirapan. Hello. Makikita mo kasi yung mind conditioning na nangyayari sa mga taong nanonood ng ganito. Kailangan mong i-video, kailangan mong ipakita sa social media para maniwala sila, when in fact binibilog lang kayo. Di ba? Ako, mga kabatas natin, at kahit sinong tao dyan, I'm sure may natulungan. Especially me, no? I'm in the position to help. Ang dami-daming lumalapit sa akin na may kaso. Di ba? Alam nyo, ayoko saan sabihin sa inyo, eh. Pero yung mga ibang natutulungan po pa, gusto nila maglabas ng tarpaulin. Gusto nila magparid. Para magpasalamat sa akin. Kasi nga, alam kong wala silang pera, hindi ko na tinatanggap yung pera nila. Ngayon, sasabihin ko sa kanila, huwag nyo nang gawin yan. Ayokong
Huwag na natin pag-usapan yan. Huwag na natin pag-usapan yan. Basta tumulong kayo, mga kabatas natin, huwag nyo nang ipagkalandakan. Ganun naman talaga dapat yan. Kaya ang daming Bible verses na nababasa ko tungkol dyan na dapat hindi mo pinapakita. Kasi kung tama na ipakita mo sa tao yung pagtulong mo, siguro malamang nakalagay na. Wow! Tarfulin! Natawa ako, totoo lang. Natawa ako sa sinasabi ni Attorney Bigote na pag ano, tarfulin. Totoo ano naman guys, ano? Karapatan din niya guys na isabi ng pagkawaan siya ng tarfulin, no? Sa mga tinutulungan niya, ano? No, di ba? Garbo. Garbo sa sarili. Yung tinatawag natin proud suit, no? Di ba? Tama naman din yun guys. Pero may napansin lang ako dito guys, yung sinasabi niyang selfish, no? Ah, selfish daw, no? Sarili na daw niya yun ang tinutulungan niya. Yung mga sinasabi ng mga tao daw, selfish daw siya. To, parang totoo naman, di ba? Dahil ginawa mong reaction video na to guys, attorney, napansin ko na totoong selfish kayo. Dahil hindi mo tinitingnan yung nasa paligid mo eh. Yung sarili mo lang ang pinupukusan mo. Hindi ka nakatingin sa mga paligid mo kung sino yung tutulungan natin, no? Kung sino yung mga nangangailangan. Lalo na ngayon sa mga senior citizen. Di ba? Hindi lahat ng mga senior citizen na natulungan sa ating gobyerno. Kaya itong mga small YouTuber, no? Ito si Kuya Bal. Ginagawa ito ng ating Panginoon, no? Ginagawa ng ating Panginoon, ginagawang instrumento, no? Para mahanap yung mga senior citizen, no? Mabigyan ng mga konting tulong. Kaya na ginagawa niya itong vlog na to. Sa pamamagitan ng vlog, makatulong siya, no? Makatulong siya, no? At makabigay ng mga unting tulong para sa ating mga kapwa mahihirap. At bakit ganun? Binabas mo siya. Huwag naman ganun, attorney. At hanggang dito na lang guys, no? Yung reaction video ko to guys, dahil ano, patapos na yung ano, yung break time ko. Babalik na ako at papasok na sa trabaho. At siyempre guys, bago ko i-close ko tong video na to guys, at pasasalamatan ko kayo guys, no, lahat, no? Na kapanood nito guys, at siyempre don't forget, no, to subscribe my channel G5TV, no? And click the bell, no? Para ma-notify din kayo guys, no, sa mga susunod na reaction video ko na gagawin nitong channel na to guys. At siyempre, huwag niyo kalimutan guys, yung ating iniidolo na vlogger, no? Kuya Bal Santos Matubang and Team Kalingap Rab, no? Isubscribe niyo guys. Siyempre, huwag niyo din kalimutan yung ating comment section box, no? Doon kayo ka magko-comment guys para makita natin, mabawasan natin kung ano yung mga komento niyo, no? About Asia guys. At dito na lang guys, nagkasalamat po sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.